everybody, welcome to our channel, Ivan Jean, ang tenderang dabawin. Kung bago lang po kayo sa akin channel, please naman po paki-like at paki-subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa akin mga bagong videos. Bilang sari-sari store owner, marami po tayong na-experience, diba, sa ating mga customer o sa ating mga suki, diba? Klase-klase po yung tao. Alam na natin. Kasi ako dito, may na-experience po ako na isang customer na hindi ko naman talaga siya customer. Pumunta lang siya dito kasi yung suki niyang tindahan, wala pong stock noon na bibilihin niya. Wala daw, naubusan daw. Kaya dito sa akin siya pumunta. Yung hinahanap niya na items, yung Kojic soap na yun, yung maliit, yun na maliit, yun ang naubusan ng customer niya, at saka yung keratin na cream silk. Tapos, bago siya bumili, ang dami ng chika. May customer talaga ganun. Chika siya dito, chika doon, ah, kahit saan na, kahit ano na ang pinag-uusapan. Ako naman, nakinig lang. Tapos, alam ko naman yung laro-laro ng isang customer na, alam ko naman siya kung ano, anong klaseng tao. Kasi may experience na po yung mama ko dati sa kanya. Kasi po, ito po siya. Ang dami na, para nang sinisiraan na yung dati niyang, yung soki niya. Sinisiraan na niya. Ang dami na pinagsasabi. Tapos, tinanong ko, ano sa'yo? Bumili ka ba? Kasi may trabaho pa po ako. Tapos, oo. Bumili siya ng Kojic soap at cream silk. Yun. Binayaran na niya yun. Tapos, sabi ko, ano pa, may dagdag ka pa ba? Sa yung kumuha siya ng shampoo, saka yung powder, at saka yung corned beef. Kapal. Tapos, yung additional na kinuha niya, 54 yata yung total noon. Tapos sabi pa niya sa akin, ate, ibalik ko lang po to ang bayad kasi yung perang dala niya tama lang po sa Kojic at saka sa keratin. Ang sabi ko naman, iwan mo na lang dyan, tapos ipakuha mo sa anak mo. Kasi kung magpaisa ka sa customer, pag dinala yun yan lang, dinala nila ang items, tiyak na hindi agad ibabalik yung pera, hindi ipadala. Alam ko na yung technique na ganun. Kasi kulang daw ang perang dala niya, tama lang daw po sa sabon at saka sa shampoo, sa keratin. Yung additional niya, wala pa lang pera, hindi pala utangin pala. Tapos isabi ko, iwan mo lang dyan, tapos ipadala mo na lang sa anak mo. Pakuha mo ito at saka yung bayad padala mo na lang sa anak mo. Yung pong ginagawa ko, ayaw ko na po ipadala kasi may karanasan na po ako doon sa asawa niya. Bumili po ng 1/4 na asukar tapos binalik. Sabihan ko pa naman kasi yung asawa na bumili ng 1/4 na white sugar tapos yung dala niyang pera ay tama lang sa 1/4. Bumili ng 1/4 na white sugar tapos yung dala niyang pera ay tama lang sa 1/4 na white sugar. Tapos yung asawa ko ang binilihan. Tapos paglabas ko, bumalik yung asawa niya. Sabi niya, ate, may 1/2 ka na white sugar. Sabi ko naman, oh, mayroon. So, palitan ko to. Ko, oh, dagdag ko lang ka ng 20 pesos. Sabi niya, ha, magkano? Ko, bakit? Magkano bang 1/4? Mas mahal yata yung brown, white kaysa sa brown sugar. Tapos, ibalik ko lang yan. Ay, hanggang ngayon, hindi pa binalik. Nagkita na kami, oh, yung kulang mong 20 pesos, sabi niya. Sabihan ko pa sa asawa ko, tingnan mo nga yun. Talaga tayo na lang ang nag-a-adjust, kaya hindi ko talaga, hindi na ako nagpapalukong. Ang dami talagang customer na ganun. Maraming kulang ng 2 piso, kulang ng 1 piso. Alam naman natin na konti lang ang patong natin sa ating mga items, di ba, mga kasari. Nakalain mo yung mga customer na iko-compare ka sa ibang sari-sari store, tapos iko-compare ka pa sa grocery store. Doon na lang daw siya bibili kasi mas mura daw doon. Mas mura nga doon. Pero kung bibili ka doon ng isa lang, dalawa, tapos pamasahe pa, ay, wag na. Yan po mga kasari ang na-experience ko sa aking, sa customer. Hindi ko naman yung customer talaga bumili sa akin na
akalain mo sila pa ang magdidikta sa iyo sa presyo at sila pa ang ay talaga bumubili na walang dalang pera. Kaya tayo na lang palaging mag-adjust. Ay, makasari, alam ko po na hindi lang po ako naka-experience na marami po tayo, di ba? Kayo din po siguro naka-experience na ganun. Kaya tayo na lang ang mag-adjust. Pabayaan natin at huwag tayong magpapadala sa kanilang mga bibig na matatamis na magsalita. Yan po mga kasari, ang ating vlog for today. Sa mga anong klaseng mga customer. Kung bago lang po kayo sa akin channel, please naman paki-like and subscribe and click the button para updated po kayo sa akin mga bagong videos.